Guys, ang aking mahal na asawa nagbabalot na ng labong. Mali na bili ko pa na klase ng labong. Pwede naman to, pero pag sa kanila to pang sabaw. Pang sabaw daw yan dito sa Chinese, guys. Pero sa atin to, pwedeng pang adobo. What? Adobo? Oh, masarap yun. Na adobo daw pala yun, guys. Pero lulutoy namin yan sa gata. Dito kami lumaki pag ganitong tag-ulan. Lagyan namin ng saluyot at saka yung hipon. Na maliliit yung tabang hipon, tinatawag sa dyan sa ilog. Pero ano yun, may sabaw. Hindi gaya dito na may gata-gata, ganun. Kasi siyempre sa amin dati, alam mo na yung panahon ng kupong-kupong, eh walang ano, walang gatang ready-made. Kung hindi, yung kinakadkad. Kailangan kayurin mo ng kayurin. Kukunin mo sa nyog. Kaya paghirapan mo talaga, as in paghihirapan mo. Babalatan mo pa yung nyog, tapos kukudkurin mo, tapos ano mo pa, pipigaan mo, yun, ganun. Dahil lang dyan sa labong, guys, nag-remenge na si Papa ng birthdays niya. Kaya ito, maraming nangyari sa buhay ko rin na ganito. Kasi, maraming pagsubok sa labong. Kasi, maraming tinik sa loob ng labong, guys. Dati-dati kasi, siyempre, nang hirap kaya kunin doon sa ilalim ng Kawayan. Tapos, marami pang mga tinik-tinik. Di mo pa alam kung may ahas or what. Challenge accepted ka nun pa. Panalo. So, yan na, guys. Pagkatas ni lahat pa, ng Kawayan. Lahat ng nararanasan nila sa probinsya, pinagdaanan ko lahat yun. Di ba? Nagmaalala na si Papa. Hira. Yan na, guys. Nagkakayod na ni Papa. Chinichis grater lang. Ay, ano ba to? Fruit peeler lang namin para manipis. Di makontrol pag hiwa-hiwa. Pag sa probinsya yan, hiwa-hiwain mo yan ng ano. May patalastas tayo. Ang ingin ng gwardya. Well, guys, ang ating expert. Sa Ilonggo kasi, guys, ganito kami mag-gata. Sila Papa, iba sila mag-slice. Tapos yung ulan, guys, kuwalan tayo nitong tanglad. Ayan, nakikita nyo ba? Ito na lang sana medyo matanda na. Yeah. Oh, nababasa na ako. Oopsie. Okay, so yun na, guys, ang kuwalan tayo dalawang tanglad. Good morning, guys, for today's video. As you can see, we are preparing these vegetables for our ginataang labong. I am craving this for almost half year. Parang 6 months ago na huli naming nagluto nito. And here is the ingredients. Here are the ingredients. Ito, guys, yung nabili natin kahapon, di ba, nag-market vlog tayo. 8 stem of this malunggay or moringa leaves. 50 NT yan sa ating kabayan. Shout out sa kanya. And of course, meron tayong okra. Meron tayong 8 pieces na prawns na napakalaki nila, guys. 8 pieces lang yan, 100 NT. O, di ba may presyo? Tapos yung ating fresh harvest na lemongrass. At itong hindi kagandahang kulay ng ating, ano tawag dito? Favorite ni Papa, sitaw. Tapos meron tayong bawang sibuyas. Pero wala kaming ginger ngayon, guys. But okay na yan. Dahil goods na yan. Meron naman tayong lemongrass. Bawi na yan. And ito yung binalatan ni Papa na malaking labong. Or bamboo soot. Yan. So later, I'm showing you how to cook this Ilongga dishes na ginataang labong. Perfect. Kompleto ang ricadas natin, guys. Kulang nga lang ng bawang. Ano daw? Kompleto pero may kulang. But anyway, okay na yan, guys. See you later. Stay tuned. Guys, i-wash lang natin itong ating labong. Tapos, squeeze ko lang yung water. And then, I'm going to boil it for a few minutes. There. Pakita ko po sa inyo mamaya. Now guys, nilaga na natin or blanch natin ng mga few minutes. No, hindi blanch. Boiled.
yung ating bamboo suit or labong ng medium fire. Yeah guys, nangamoy na yung ating labong at hindi naman natin kailangan tagalan kasi malambot lang din naman siya. Off na natin and strainer. I-strainer na natin yan siya later pag medyo malamig-lamig na siyang konti. Alright guys, while waiting for our labong na pinapakuluan ko pa, piliyan na po natin itong ating malunggay. Medyo dried na ng konti yung ibang part, but yeah, okay pa rin yan guys, and this is still good for our health. Tanggalin ko muna siyang ganito, tsaka ko tanggalin ng maliliit. Numalit ako guys, grabe, ayaw na ayaw ko yung may stem pa siya kahit na maliit. Sabi ni Lola tsaka ni Nanay, ano, hindi ka pa tapos dyan. Kahit yung may maliit pa siya guys, yung ganito, ayaw na ayaw ko yan. Kaya tanggal ko yan siyang mabuti. Pero pag mga matatanda naman yung kakain, okay na yan. Uy. So, tapusin lang na. So, hi, good morning, Ray. Mablog ako eh. So, tapusin lang natin to. Nandun na si kuya mo. Sige. Okay. Yung si Ray, guys. Doon natin. Ito nagkasama si Papa. So, I think good na to. So, ito naman. Ang haba kasi niya, guys. Ang lalaki niya. Sa ano, hindi gumahaba ng ganito po. Ingay ni Kuya Gar, diba? I mean, hindi siya yung ganito kalalaking tangkay. Kasi siyempre inaagad, diba? Pag inugulayan palagi. Ito siguro, bihira itong ano, hantalbusan. Kaya ganyan siya kalalaking stem. So, tapusin ko lang siya, guys, ha? Malapit na tayo matapos, guys. Tinatanggal ko lang siya ng ganito. Tapos tatanggalin ko din yung mga stem niya. Hindi na yung tatos sa salmon. Dry na siya. Yan. Maulan dito sa amin ngayon guys. Wish ko lang. Gustuhin to ng mga Ilocano. Dalawa silang Ilocano guys. Si Ray tsaka si Papa. Ewan ko kung magustuhan nila tong ating luto. Si Papa naman, tsako naman, magugustuhan niya kasi nagluto na ako nito before. Si Ray, hindi ko sure. Wala kasi akong maanghang na sili. Mahilig sa maanghang yung si Ray. Support siya ni Papa, guys, from production na work. Dati naging tao ko din yan siya sa, nung nandito pa ako sa company nila. Yan. Guys, try na natin yung ating labong. Init. This is the bamboo suit, guys. Hindi matanggal. Sa ating pan, medyo patiyo na. Lagay na natin yung ating shrimp. But before that, lagyan muna natin siya ng salt. Wala yan siyang cooking oil or water or anything. Mismo ano lang yan siya, guys. Shrimp. Papulahin lang natin siya ng mabilisan. Almost half cooked. Ayan, ganyan lang siya. Naka yung parang bilis masunog ng asin. Yan, pag ganyan, okay na yan siya, guys. Kailangan medyo, ano, patigasin kasi mahirapan tayo magbalat later. Sabi ni Papa, pwede na daw talbusin tong saluyot. Shoutout sa'yo, Papa Ryan and Pops Alvin. Ito na, ginugulay ko na ang inyong saluyot. Hindi ko alam tama ba tong pagkaputol ko. Ganito lang ba yan siya kaiksi, guys? Baka mamatay naman to, eh.
Yee, may saluyot na kami, guys. Saya, di ba? Ang tagal na nila itong binigay eh. Pina 7-11 pa nila yung seeds nito, guys. May parang kailangan gapitan ng ano, gunting. May mga makunat na part. Ang saya mag-harvest. Ako talagang kauna-una. Sabi ni Papa, pag tinalbusan daw namin to, mabilis daw to magsanga. Para magdami siya na agad ng dahon. Yee! Excited! Not much, pero pwede na to sa isang gulayan. Hindi pa siya ganun kalalaki yung dahon niya, guys, eh. Kasi tapusin lang natin. Guys, walang duda. May saluyot nga. May gulay na tayo. May saluyot, guys. May sticky-sticky. May ano na siya, slimmery effect. Yung ating sabaw mamaya ng labong. That, guys, ang dami kong na-harvest. Dahon ng saluyot. Yee! Ating saluyot. At ganito ko siya gagawin. Pakita ko po sa inyo, ha. Lagyan ko siya sa ibabaw ng konting salt. And then, i-chop ko siya ng ganyan. Very fresh ang ating saluyot, guys. See that? Nakikita nyo po, nag-aano na siya. Slimy, slimy. Actually, pwede naman to siya gamitan na lang ng kamay. Madudurog na yan siyang kusa. Pero ang messy kasi tignan pag ginamitan ko ng kamay. Kaya ganyan na lang. Okay na! Kaya na siya, guys. And that's it! Wow! Ang lakas ng ulan, guys! It's raining! So yan, guys. Okay na yung ating shrimp. Tanggalin na po natin. Ihapon na natin siya. Patayin na natin yung apoy. Ngayon, natanggal ko na siya, guys. Papayin na uli natin. So, hindi ako magigisa this time. Provincial style po tayo. Ayan, ang purpose niyan. Para nandyan pa rin yung lasa ng ating pinag, anuhan ng, ano, tawag din? Ayan, ang pinag dry up ng pinaglutuan ng hipon. And, maglalagay ako ng sibuyas at bawang. Ngayon, kulo na yung tubig, guys. Lagay ko na itong ating bawang at sibuyas. Maglalagay ako ng konting gata. Dapat ano ito yung pangalawang gata. Since konti lang yung gata ko, yan na lang yung bits na yan. Then, maglagay tayo ng paminta. Wala akong luya, guys. At isasama ko na po dyan yung ating gulay. Yung sitaw lang po at saka yung okra. Wait lang, guys. At para mas malasa, sabay na rin natin yung ating lemongrass. Yan, walang gisa yan, guys, ha? Gusto ko maglagay ng baguong. I'm not sure if okay itong baguong natin. Guys, maglagay lang ako ng konting barrio fiestang bagoong. As in, literal na konting. At maglalagay din ako ng patis. I am still same. Using the Thai patis. Oh my God, ang lakas ng ulan! Pa! Si Papa, guys, naliligo sa ulan. Lakas ng ulan!
Guys, medyo half cooked na yung ating sitaw. Lagay ko na po yung ating okra. Ayan, puro pa sila green. And kasama ko na din ang ating saluyot. My goodness, this is so yummers, guys. Hindi ko nadala yung nabili kong malaking gata, kaya maliit lang yung gata natin ilalagay, pero okay na din yan. Ito yung brand na ginamit ko from Thailand. So again, ayan. Ooh, yummers. Pag medyo malambot na yan, lagay na din natin yung ating labong. Guys, ayan, okay na siya. Half-cook na rin si okra, si sitaw. So, ito na po ang ating labong na na-strain ko na. This is the bamboo soup, guys. I think we need to add some water. Maulan ngayon, kaya it's safe to use ng mga mineral water na ganyan. Kasi delikado, maulan. So, yan. I think I need to add more water. Okay. Pwede na tayong maglagay ng ating sili. Ayan. Pakpan lang natin siya, guys. So, ayan na siya, guys. Nilagay ko rin gata. Hindi ba nag-on? My goodness. Sagay na natin yung last, yung malunggay. So, yun na guys, kumukulo na. Pwede na po natin lagay yung ating malunggay. Ang dami, oh. Yung may dry pa na malunggay. Oops! Sakto lang yan pag ano nila, papa. Pagkas nila sa work. So, I hope po masato sa panlasa ng mga Ilocano, ha? Bakya naman. Ilocano. Ito, hindi pumasa. Bahala kayo dyan. Wala kayong ulam. Kasi ito lang talaga yung ulam namin, guys. Dumating si Ray. Si Papa, I'm sure naman. So, sa Papa sa to sa kanya. Kasi nagluto na ako. Just ginata ang labong last time. Pero parang hindi yata ganitong version. Parang may gisa ata ako. But this time, walang gisa. At yeah! Oh my goodness! Kain na na, guys! That's it! This is our ginataang labong. Ilongga version ni Cherry. Oh, super lakas ng rain. Kain na tayo. Ito na yung aming ginataang labong. At kumakain na rin yung asawa ko at si Ray sa labas. Dito na ako kasi malakas yung ulan, guys. Maliit yung papasal sa mga Ilocano yung lutong ilongga. Masarap pa? Pwede na ba? Ay, inyo si Papa, guys. Taob na.